mag-best friend si Jingjing at Jin. Simula kasi noong nasa bahay ampunan pa, ang mga ito'y kilala na nila ang bawat isa. Naging okay naman ang buhay nila sa loob ng bahay ampunan. Pero syempre, kailangan na din nilang harapin ang buhay nila sa labas. Kaya silang dalaway nagsikap na makahanap ng trabaho. Kaya di sila naghihiwalay na mag-best friend. Best, ano na naman ba yung hawak mo? Dot-dot ka ng dot-dot sa phone mo. Ang aga-aga. Huwag kang magulo, friend. Alam mo naman, paborito kong laro ito. Baka maya, matalo pa kami. Wala man lang nagdo-donate sa request nila. Kaya bilang isang leader, doon kailangan active ka sa clan. Nako, Bes, ikaw talaga. Sinasayang mo lang ang araw mo dyan. Nagsayang ka na ba? Di pa nga, Bes. Ikaw na lang. Or kung gusto mo, mayroon namang tinapay dyan. Di ka ba nagsasawa? Panay tinapay na lang. Bes, yung mata mo. Huwag masyado sa phone. Naku, upo nanay Jingjing. Tawanan silang mag-best friend. Kaya nagpaalam na muna si Jingjing kay Jin na pupunta sa kusina. Diyan ka na muna ha, at ako'y magluluto na lang. Mayroong hinog na mangga dyan, almusal na lang natin. Tas, isasangag ko na lang ang kanin natin kagabi. Tas prito ng tuyo. Okay na yun sa atin. Okay, Bes. Bahala ka na. Magluto kung ano ang gusto mong lutuin dyan. Pumunta na lang si Jingjing sa may kusina. Dahil kay Jin na ang aga-agay, online games ang inatupag nito. Halos nakatutok na lang ang mga mata nito sa screen. Iiling-iling na lang si Jingjing na tinignan ng kaibigan nito. Nabala sa phone sa kanilang condo unit. Hati sila sa gastusin sa kanilang bahay. Sa isang kumpanya din naman sila nagtatrabahong dalawa. Kaya naisipan na lang nila kumuha na lang ng condo. Kaya nang nakapagluto na si Jingjing, ay agad nitong tinawag ang kaibigan para mag-almusal. Wow, Bes! Galing mo talagang magluto. Bilib na ako sa'yo. Nambola ka pa, friend. Salamat sa papuri. Nga pala, friend. Alam mo, ang galing ng mga kasama ko sa clan. Gagaling nilang makipagbakbakan eh. Di ka ba nagsasawa sa online games mo, Bes? Halos maghapon nang nakatutok ang mga mata mo dyan. Ano bang meron dyan sa larong yan na halos lahat na yata ng kabataan ngayon naglalaro niyan? Try mo kaya, Bes. Ganda kaya. Di ka mabuboard maghapon. Di mo na maiisip yung boyfriend mong si Alex. Naku, Bes, ikaw talaga. Asan ba yung phone mo? I-download mo lang yan, apps. Tas, tuturuan kitang maglaro ng online games. Kaya, tinuruan nga ni Jin si Jingjing. At nang lumaon, nawili na si Jingjing sa online games at iniyad pa siya sa kanilang GC. Naging okay naman ang pagtanggap ng mga kaibigan ni Jin kay Jingjing. Kaso, isa sa mga ito ang nagkaroon ng interest. Iyon ay si Michael. Lagi kasi silang panalo sa kanilang laro tuwing si Michael
ang nakikipagbakbakan sa kanilang clan. Kaya nang makita ni Jingjing ang profile ni Michael sa messenger, nagwapuhan siya sa lalaki. Isang araw, nag-uusap silang lahat sa JC na pag-usapan na magkikita daw silang lahat para naman daw bonding. Ayaw sana ni Jingjing dahil nahihiya siya sa kanyang kaklan. Pero si Jin ang sumang-ayon na lang na magbonding ang lahat at magkita-kita sa meeting place nila. Kaya nagkakilalanan ang lahat na magkakaibigan sa JC at nakilala ni Jingjing si Michael at Jerome. Actually, gwapo naman ang limang lalaki sa kanilang clan, pero si Michael ang palakaibigan. Si Jerome kasi tamimito ni hindi man lang ito nakikipag-usap sa kanila ni Jin. Maghapon sila sa isang beach, kaya naging successful naman ang ginanap nilang reunion na lahat na magkaka-GC sa clan nila. Isang araw, nag-message si Michael kay Jingjing. Inaya siya nito na lumabas. Kaya sa tuwa ni Jingjing, nakipagkita siyang mag-isa na walang kaalam-alam si Jin at umantong sila sa sinihan na dalawa. Buti naman pumayag kang sumama sa akin dito. Wala yun, Michael, kasi okay ka naman kasing kausap eh. Di gaya sa iba na medyo nag-ahalangan pa ako sa kanila. Dahil sa pagsama ni Jingjing sa sinihan, di nila napapansin ang kanilang panoorin. Kaya nagdadala ang lahat ng nanonood doon. Kaya nang inakbayan siya ni Michael, di na nito inalis ang mga kamay nito. Pero syempre, nang lumaon, doon na nagsimula ang kanilang paglabas-labas na dalawa. Dahil nasundan pa yon ng nasundan. Kaya nagtataka na si Jin kung bakit di masyado nang tumatao sa kondo nila si Jingjing. Na halos Sabado't Linggo, laging nasa labas ito. Lagi na lang sinasabi nito na may kaibigan na nag-aya sa kanya. Sa labas, walang kamalay-malay ang dalawa. Naisa ang kanilang kadate at jowa. Dahil ang totoo, sila ni Michael at Jin, lagi din silang lumalabas noon. At matagal na din pala silang may communication na dalawa. Kahit pa nang wala pa si Jingjing sa clan nila, boyfriend na niya si Michael. Iba na kasi ang kutob ni Jin kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isip nito. Dahil di niya mahagilap si Michael nang nagdaan. Mas lalo pang nagduda siya minsan nang makita niya sa phone ni Jingjing nang tumunog iyon. Tinawag niya ang best friend nito pero ito'y busy sa kusina. At saktong i-off na sana ni Jin ang phone ni Jingjing nang biglang nag-pops up ang conversation nila ni Michael. Sa pag-aakalang ibang Michael iyon, di niya pinakialaman ang message ni Michael at Jingjing. Pero iba na kasi ang kaba nito. Gusto niya sanang kausapin si Jingjing at tanungin kung nag-uusap ba sila ni Michael. Pero nag-alangan si Jin. Baka kasi malaman ang ugnayan nila ni Michael sa clan. Ayaw kasi nito na may makaalam
na boyfriend niya si Michael. Kahit pa sabihing best friend niya si Jingjing, nahihiya siya dito. Kaya mas nauna ang hiya nito. Kaya tinago niya yon dahil isa siyang leader sa clan. Baka iba ang isipin ng ka-GC nito. Isang araw dahil sa lumabas na naman ng umagang iyon si Jingjing. Sinundan ni Jin. Pumunta ito sa isang mall at pumasok sa isang restaurant. Kaya kung saan pumunta si Jingjing, nakabuntot lang siya para di siya makita nito. Ayaw kasi nito na malaman na sinusundan niya ito. Kaya patago siyang kumukubli sa mga halaman at nakita niya mismo sa kanyang mga mata na katagpo ni Jingjing si Michael. Kaya di na siya nagtumpik-tumpik pa. Nagpakita na siya sa mga ito. Kaya nang makita siya ng kaibigang si Jingjing. "Hello, best. Andito ka din?" "Hello, best. Napadaan lang ako. Mayroon sana akong bibilhin. Paborito ko kasi yung food nila dito." "Ganun ba? Dito ka na muna. Usap tayo nila, Michael." "Ah, andito ka din pala, Michael." "Ah, Jin, magpapaliwanag ako." "Anong ipapaliwanag mo, Michael?" "Nga pala, bes, si Michael, jowa ko na." "Jowa mo na si Michael, bes?" "Eh, jowa ko din yan siya." "Let me explain, Jen." Nagkatinginan sila Jingjing at Jin si reaksyon ni Michael para itong di mapakali dahil natiklo na siya ni Jin. Kaya nagalit na si Jin na pinagtataguan na siya ni Michael. Di makapaniwala si Jingjing na magaling pala talaga si Michael magtago dahil pinagsabay pa silang Genoa ng lalaki. Kaya malakas na sampal ang pinadapo nila sa mukha nito. Kaya simula noon, mas lalong tumibay ang pagkakaibigan nila Jin at Jingjing. Kaya simula noon, di na sila nakipag-usap pa sa lalaki. Hello guys, nagustuhan ba ninyo ang kwento? Salamat sa pakikinig at patuloy na pagtangkilik sa ating channel, Lore with Special Story, at shout out sa inyong lahat